Ito ang paraiso sa ilalim ng dagat. Ito ang aming kaharian. Kanlungan para sa aming mga nilalang na kung tawagin ay mga sirena. Sa maraming tao, isa lang kaming alamat, katang-isip, kwentong bayan. Subalit ang ugnayan ng sirena sa tao, bahagi na ng aming kasaysayan. Ang mundo ng dagat at lupa, ng tao at sirena, dati magkaugnay. Subalit pinaghiwalay ng poot, selos at inggit. Ngunit muling pagbubuklarin ng pagmamahalan. Sa isang tagong isla sa liblig na baryo Mabaklan, umusbong ang isang bawal na pag-iibigan sa pagitan ng isang dalaga at ng isang sirena. Ang kanilang pagmamahalan, hinamak ang dalawang magkaaway ng mundo ng lupa at dagat. At magpasa hanggang ngayon, sa bawat hampas ng alon at daluyong ng dagat, patuloy na ibinulong ang kwento ng kanilang wagas na pag-ibig. Alaala mo ang nanay mo? Maligayang karawan, mahal ko. Kahit wala ka na dito, hindi ka namin makakalimutan ang anak. Hindi ka naniniwala sa sirena? Sa tanda ko pa naman ito, maniniwala pa ako sa sirena. Tsaka isa lang ang paniniwala ang kung tinuro sa akin ng nanay ko. Sabi niya, kung magiging mabait tayo sa dagat, magiging mabait din to sa atin. Mahal Arena, at mga konseho. Tama-tama po pa lang dating ko at nandito kayo lahat. Mahal Ari, tumitindi na ang pinsalang ginagawa sa ating mga karagatan. Payagan niyo kong sugurin ang mga sakim na tao na yan. Bubutasin ko ang kanilang mga barko. Wawasakin ko ang kanilang mga labat. At dulunurin ko ang mga mangisda na yan para pambayad sa kanilang mga kasalanan. Malas ang sirena! Nagdadala ng salot! Salot baka mo? Ang salot, yun! Yung grupo ni Batong! Bilang pinuno ng konseho, sangayon ako sa mungkahi mo, Prinsipe Tino. Mahal na hari, hindi tayo maaaring manahimik kung sinisira na ang karagatan ng mga tao. Mahal ko, alam mong pagdating sa ganitong usapin ay wala akong pakialam. Ngunit sa palagay ko'y may katwiran nga ang iwanak. Kailangan mapigilan na natin sila sa lalong madaling panahon. Dapat sa mga ito, turuan ng leksyon. Tay! 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 Saan kayo pupunta, Tay? Saan niyo na yan? Tay! Tay! Sandali! Uy, Batong! Anong iningising-ngising mo dyan? Ha? Saan galing yung mga yan? Akala mo siguro hindi ko alam na gumagamit pa rin kayo ng dinamita, no? Ako? Gumagamit ang dinamita? Mampabiyan naman! Nagkataon lang, maraming patay na isda sa laot. Ito ba ang ginamitan ng dinamita? Eh kasing sariwa ito ni Lucia. Pinaglululoko mo ba ako? Ha? Gusto mo ipahuli ko kayo? Ang pabiyan, bakit ka namin lulukohin? Iginagalang kitang parang katulad ng isang ama. Hindi solusyon ang pag-atake sa tao. Walang maidudulot ang karahasan, kundi mas matinding karahasan. Ang kailangan natin ay pangmatagal ang kapayapaan. Kapayapaan? Sa pagitan ng tao at sirena? Manak, imposible yata yung sinasabi mo. Prinsipe Tino, nagiging imposible lamang ang isang bagay kung ito ay hindi mo pinapaniwalaan. Yan ang sabi ng nanay. Bakit mo kami pauhuli? Wala kaming ginagawang inigal.
katulad mo rito. Magabantay na. Ipagdasal ninyo na hindi ko kayo ma-champion na gumagamit ng dinamita. Kahit sino sa inyo. Kung hindi, mananagot kayo sa akin. Hayaan nyo magpabiyan. Pag-iingat kami. Tara na tayo. Hindi ka na, sumakay na tayo ng bangka. See ya. Tayo na tayo. Hindi tayo maaaring sumugod. Makikita tayo ng mga tao. Malalaman nila na totoo ang mga sirena. Kailangan nating manatiling mga alamat na hindi totoo. Yan ang ating pinakamabisang proteksyon. Pero Ama, Tino, tigilan mo niyang pagmamanman sa mga bangka ng tao. Prinsipe ka. Hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon. Yang pagiging mapusok mo, yan ang iyong magiging katapusan. Paano ka mauupo sa tronong ito? Patawad po, mahal hari. Prinsipe Tino, ikaw na rin ang nagsabi na para na tayong magkapatid. Kailangan pakinggan mo ang payo ko. Sumunod ka sa iyong ama. Kung ano man ang balak mo, huwag mo na ituloy. Baka itong ipahamak mo. Balak alam ko, maiintindihan na rin ako. Hindi man yun, pero balang araw. Pero ito, kailangan kong gawin ka na lang. Kung may kailangan ka, nariyan si Tulong. Katulong itong pamalit natin sa tirahan ng mga isda at sa dagat. Minsan, naiisip ko kung meron pa talagang pag-asa ang ating mga taga-baryo na matutunan nila ang pangangalaga ng dagat. Tay, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung hindi tayo naiintindihan ng mga kabaryo natin kung bakit natin gustong alagaan ng dagat, sigurado ako, dadating din ang araw, makikiisa sila sa layunin natin. Nakatoka ngayon, ha? Ikaw ang bahalang pumatrolya sa dagat. Yun na nga po, Ma'am Pabian. Kakalas na po ako sa grupo. Ako din po, Ma'am Pabian. Ano? Kakaunti na nga na lang tayo sa grupo natin. Kakalas pa kayo? Delikado, Lucie. Nariringgan kami ng grupo ni Badong. Ang sabi, sasamahin daw ang mga nakikialam at magsusumbong sa kanya. May makakapit daw siya sa batas. Badong na yan, ha? Tay! Saan ka pupunta, Tay? Tay! Tay, huwag na kayong sumugod! Papayaan mo na ako, Lucia. Bumalik ka na sa bahay. Mananagot sa akin ng mga hayop na to. Tay! Hindi, Tay! Oh! Anong ginagawa mo? Bumalik ka na sa bahay. Delikado to. Tay! Huh?
Kung hindi ko kayo mapipigilan sa pagsugod ninyo sa mga nagtatapon ng dinamita, sasama na lang ako sa inyo. Pare, Paldo! Paldo, di mo dami! Oh! Hindi na kayo makakatanggi! Huli kayo sa akto! Fabian! Hindi ka pulis! Hindi mo kami pwedeng hulihin! Mga mokong! Eto ang tinatawag na citizen's arrest! Hindi ko na kailangan ng pulis para arestuhin kayo! Dahil nahuli kayo sa akto! Kung ayaw niyo na problema, huwag kayo makalam dito! Hanap buhay namin to! Maling hanap buhay ang pinapasok ninyo! Dahil sinisiraan niyo ang dagat! Kung sasama na lamang kayo sa tatay ko, pwede natin itong pag-usapan ng malumanay! Ang gusto lang naman namin ay itigilin niyo yung paggamit ng dinamita dito sa baryo natin. Bukod sa delikado yan sa buhay ninyo, sinisira ninyo yung tirahan ng mga isda. Bakal ba mangyayari yun? Ang importante yung ngayon! Kailangan na yung pera kaya magdidinamita kami! Tama! Mas mabuti pa, sumama na lang kayo ng mahinahon. Huwag ka dahil-dahil! Papatulak kita! Lalimit pa ka! Lalimit mo na! Daya mo na siya! Dinamita! Bakit dinamita? Ang tatay ko! Tulungan mo siya! Bakit ako nandito? Tutagpuan po kayo kanina sa pangpang. Dinala po kayo ng mga isda dito. May sumabog daw pong dinamita kasama yung tatay niyo. Ang tatay ko? Nasaan ang tatay ko? Nasaan siya? Dito po, ma'am. Tay! Tay! Dok, anong nangyayari sa tatay ko? Sa kasong ganito po sa tatay niyo, hindi pa natin alam kung pinsala sa loob ng katawan niya kasi po, hinintay pa natin yung result ng x-ray niya. Kung malaman natin kung contusion ba o pasasabaga po. Alis po muna kami. Sige po. Tay? Tay? Anak. Patawarin mo ako. Kung hindi ako sumugod, hindi sana nangyari ito. Hindi po tayo, hindi naman po ninyo kasalanan. Aksidente lang po yun. Isa pa, responsibilidad naman po ninyong hulihin yung mga nagdidinamitang yun eh. Mabuti na lang eh. Nailigtas tayo nung lalaki yun. Lalaki? Tulungan mo, tatay ko! Sandaling yun, pakiramdam ko. Tamang niligtas ko siya.
Prinsipe Tino, delikado yung ginagawa mo. Hindi ka dapat nagpapakita sa tao. Naawa ako sa kanilang mag-ama. Mukha silang mabait. Mabait? Hindi ka nagalit sa mga tao? Narinig ko na nagtatanggol nilang dagat. Alam mo, sa tingin ko, iba sila sa taong kilala natin. Maari natin sila maging kakape. Tama na yung ginawa mo, Prinsipe. Iniligtas mo sila. Pero huwag ka nang babalik doon. Nag-aalala ako para sa'yo. Dok! Anong nangyayari? Saan yung dadalhin ng tatay ko? Masyado malubha yung baga niya. Tinatawag na pulmonary contusion o clotting. Kailangan natin ilipat siya sa ospital para sa treatment. Pero huwag kayong mag-alala, padating na po ang ambulansya. Tay! Tay! Tay, nandito na ako! Bumili lang ako ng makakain niyo! Yung mga nakasagupa natin noong isang araw, nahuli na sila! Nakakulong na sila! Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo papabayaan sarili mo. Mahal na mahal kita. Dok! Dok! May nangyayari sa tatay ko! Tulungan niyo siya! Negative heart! Half! Ako ba? Ay! Babag ka! Ay! Ay! Time of death. 3:45 p.m. I'm sorry. No! Nakikiramay kami sa'yo. Wala kang mag-alala. Kung may kailangan ka, nandito lang kami. Mga kapit ba? Sigurado ka pa dyan? Ako na lang ang magluluto. Anak, hindi. Maupo ka. Kaarawan mo ngayon, kaya akong bahala sa lahat, ha? Pero naman tayo, hindi ka sanay eh. Baka mami, magpasok ka dyan. Ano bang hindi sanay? Parati kong pinagluluto ang nanay mo ng ganito noon. Sarap, Kai! Kaya lang. Anong palagay mo rito? Bagay ba sa akin? Ha? Bagay? Wow! Maganda ba? Galing ah! Bariyong mabaklad, bantay, dagat. Tay, sana pinagawan mo na rin ako. Oo naman! Yung nanay mo talaga. Puging-puging sa akin yun. Bilib na bilib. Kaya nga kahit marami siyang manliligaw, isang bugoy at standby lang na katulad kong pinili niya. Kasi nga daw, Tay, pinakita mo kasi kung gaano mo siya kamahal eh. Nagbago ka. Naging mabuti ka daw asawa at ama. Sana, pag dumating na yung lalaki na para sa akin, sana magmahalan din kami kagaya ng pagmamahalan ninyo ni Nanay. Alam mo, anak, kung sino man ang lalaki niyo, kailangan, hindi siya lalamya-lamya, ha? Kailangan yung mapuprotektahan ka. Kailangan yung maisasakripisyo niya kahit ano para sa pagmamahal niya sa'yo. Doon mo kasi mapapatunayan kung gaano kanya kamahal. Kung si Nanay natagpuan ka, sigurado ako, tatagpuan ko rin yung lalaki na para sa akin. Thank you.
nakapagligtas sa amin ni Tatay. Lumabas ka. Gusto lang sana kitang pasalamatan. Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero kung oo, magpakita ka. Sige na, magpakita ka. Ikaw nga! Naaalala kita! Nasasaktan, taas noo ako ay lalaban. Haklos ng pag-ibig dito sa puso ko, ang tanong kong kayo. Bumalik ka! Hindi na ako natatakot. Gusto ko lang magpasalamat doon sa ginawa mo para sa amin ng tatay ko. Patawarin mo ako. Noong una, natatakot ako. Pero, alam ko namang mabait ka. Hindi mo ako sasaktan. Kamusta siya? Ang iyo, ma? Wala na siya. Patay na siya. Ako yung kikiramin siya. Alam mo, pasalamat na rin ako. Kasi bago siya nawala, nagkaroon kami ng pagkakataon sa kapagpaalam sa isa't isa. Namatay siya ng payapa. At naging posible yon dahil sa ginawa mo para sa tatay ko. Buong buhay ko tatanawin yun na utang na loob sa'yo. Bata pa lang ako nung mamatay si nanay. May sakit si tatay nun. Kailangan naman namin ng pera. Kaya si nanay yung palaging pumapalaot. Inabutan siya ng bagyo. Hindi na mapatawad ni tatay ang sarili niya sa pagkawala ni nanay. Kaya simula nun, lahat ng ginagawa ni nanay na pag-aalaga sa dagat, ginagawa na rin ni tatay. Siya. May kailangan ako aminin sa'yo. Yung naksidente mo yung anak, hindi ako nandoon para magligtas ng tao, kung hindi para pamatay. Isa akong prinsipe ng karagatan at kailangan kong pagtanggol ng dagat mula sa paninira ng tao. Pero hindi yun ang ginawa mo. Dahil nakita kong ginagawa niyo at ang iyong anak, kung gaano kayong handa na magbuwis ng buhay para pigilin ang taong tulad ninyo sa mga ginagawa nila. Buong buhay ko. Akala ko pag sinabing mabait na tao, isang katang-isip lang. Pero ngayon, nandito ka sa harap ko. Kasi, sa mundo namin, ang mga sirena, katang-isip lamang. Pero ngayon, kaharap ko na ang isang... Kaibigan. Isang kaibigan. Puso natin ay buksan. Kahit ako'y tako. Hindi ko magpapatawad ang mga tao. Inasusuklaman ko sila. Hindi ko magawang maging masaya para sa'yo ngayon. Ayos lang yung balak. Sapat na yung hindi mo ako sinusumbong. Nag-aalala ako sa anak mo yan. Handa na kaya siyang mamuno. Wala kang makukuha ang mukhang ganito. Yung mga taong binabangga niya noon, binabalikan ako, binabastos ako. Kapag pinahid ng sereno sa kanyang buntot, ay magiging paa.
Wala naman sigurong kinalaman sa kaibigan mong tao ang bigla mong interes sa mahiwagang kabibe. Wala. Uy! Siya! Saan ka pupunta? Pero saan kaya ito posibleng napunta? Marahil ito ay napunta sa isang lugar na hindi napupuntahan ng mga sirena. Layuan mo ako! Kailangan kong ipagtanggol ka. Kailangan kong magkaroon ng mga paa.